Wow guys, ito ang pangmayaman na ulam. Adobo. Dito kayang kainin ng mahihirap. Adobong ano to guys, adobong ostrich. Kinain naman ng lalaki oh. Adobong ostrich yan. Kasi pag yung mga manok-manok lang, mumurahin lang yung mga manok. Ito kakaiba to. Ostrich. Ostrich ito kasi ang libong kilo nito. Kaya mahal pang mayaman lang to. Kaya maglaway kayo dyan. Maglaway kayo dyan. Makakain na ba kayo ng adobong ostrich? Sagot! Sarap! Adobong ostrich. Sarap ng adobong ostrich guys, lasang ostrich. Lasa siyang ostrich. Grabe. Sobrang ang sarap. Hindi ordinaryo toyo ang ginamit ko nito. Ang toyo na to made in ano to? Made in Brazil. Kaya masarap pang lasa ng adobo. Sabi pa lang ng adobo, ulam na. Sobrang sarap. Siguro pag mga mahihirap kumain itong adobong ganito, hindi sila sana magsusuka siguro yung mga mahihirap na. Kasi hindi sana bitukan nila sa mga ganito klaseng ulam mga. Ito hindi itong ordinaryong adobo. Adobo tay. Kasi yan nagkakaiba ka dito, adobo tay. Pag ganito kasarap ang ulam mo, talagang mukha. Kung mahina kang kumain, mapapalakas kang kumain. Adobo tay di Ronaldo. Sushelty ko lang. Gusto naman kaluto dito sa ganitong klase ng adobo. Sa akin kayo magpaluto. Para talaga ang lasa niya, manunood sa hanggang sa talampakan. Sobrang sarap guys, ang nakain ko, kakaunti pa lang yung abos na nakain ko. Trisabaw pa lang ulam na. Kung tinignan mo siya dito sa, ano, kulay siyang ano, kaya may toyo, di ba? Pag dito, sa ilalim, medyo puti. Yan ang tamang masarap na pagluto ng adobo tay. Lagyan natin sa
kumain ka nito, nag-diet ka. Pag natikman mo, tumawala ang diet mo. Gusto mo na lang kumain ng kumain. Kala na yun lang yun, guys. Ito marami to. Marami tayong adobote. Sabaw na natin. Ang pagluto nito kailangan kaunti lang yung sabaw. Para lasang lasa ay manunuot. Ganito yung ulam mo. Hindi mo sasayang ng mga latak. Ito dapat pagkain. Ito para talagang lalinis, oh. Okay, hindi mo na kailangan hugasan yan. Kasi nadilaan mo na, eh. Sobrang sarap, eh.